Balik naman tayo sa ating Bible, the Words of God. So, kumusta kayo dyan? Welcome, welcome everyone! So, hintay tayo ng mga tao dito. So, welcome, welcome! So, Psalm 91, verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Welcome, welcome everyone. So habang tayo naghintay, check muna tayo, share muna natin. Welcome everyone. Hanap tayo ng kanta guys. So bago maghintay tayo dito ng mga tao.
Ang kantahin natin. Kanta tayo ng Tagalog. So, I will song na Tagalog song. Tagalog. So, welcome, welcome everyone. So, I will sing Tagalog. Pusong Dalisay. Isang pusong sa'yo, walang halimlangin. Isang pusong tutubo na ikaw para malam. Hindi ko pagpukuri sa iyong isang. Welcome to one salad na rin. It's time to one to study the words of God. Sa salitan natin pa na rin. Sundalisan ang ako na nais hutis para sa akin. Sundalisan ang laki na is malikhain mo ang Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang nalilayan. Isang pusong pinipigot na ikaw para malam. Hindi ko pagpupuri sa iyong naman. Hello Janice, nandiyan ka na ba? Isang pusong tapat na sa iyong nagmamahal. Isang pusong sa iyong ayun lang pakishare. Isang pusong itinitibo na ikaw para nila. Hindi ko'y pagpupuri sa iyong good evening everyone. Good evening in the Philippines. Hindi ko'y pagpupuri sa iyong Welcome everyone. So, habang tayo naghihintay, sinishare mo na ba, no? Sinishare mo na ba sa mga ano natin? Pakishare naman. Pakishare naman kayo dyan sa mga ano, sa nanonood dito. Hintay tayo habang hintay tayo, kakanta tayo ng... Thank you so much sa Dan and Sharon. I hear there was a secret chord that David played and it's peace the Lord. But you don't really care for music, do you?
Legos like these do hurt the feet. The mere fool in my journey did not put me in pause. Hallelujah. 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 Sana ba yung ano natin? Jen Janice. Your feet were strong and your little foot will show you by to know the rock, your beauty and the moonlight over you. She tried to get me to turn. She broke your cord and she cut your hair. She drew it. Hallelujah. Miss Al Janice. Hallelujah. 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 Okay. Ano pa eh? Mga ilang minuto pa? 12 minutes. Maybe there's a God above, but all I needed learn from love was how to shoot somebody over the years. Lagi tawagan. It's not a cry that hurt me. It's broken. Hallelujah. 12 minutes, pa. Hallelujah. 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 Ikaw ang first, Janet, first present. Yung iba mag ano, late. So magsulat ng ano, promissory note. Ano pa, 13 minutes pa, Janet, kaya napaka ano. Ano ba yung pagkano ko? Ano? Pagkano ko, Janet? Ayan, nandiyan na si Mariana. Welcome, Mariana. Good evening, everyone. While we gather, Lord Most High, your hidden glory in this creation now revealing your Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could see for us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus
was my dream. What a beautiful, wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Through the pain, the victory through you. You silence the powers of sin and grieving. The healings are removed. The cross of glory, for you are raised to life again. You have the glory, you have the crown. Now and forever, God, you are mine. You raise the kingdom, you raise the glory. You raise the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. No one forever, God, you are. You raise the kingdom, you raise the glory. You raise the name above all names. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Amen. So shout out Jan. Ano na? Shout out. Mag-ano na tayo, mag-class na tayo dito. Janice, mag-ano, present ka na dyan, present. Mag-present tayo na lang dalawa. Ano, 1 million anong people here. Okay. So, present. Anong minuto na? It's 19 minutes. 19 minutes. Sabagay, 19 minutes pa. Ano? Sana ba sila? Present. 19 minutes pa kasi. Sana ba yung iba? Hintayin natin. Baka nagluluto pa, Janice. Tapos ka na nagluluto, Janice. So, masusulat na kita dito. Ano pa pala? 19 minutes. Okay, Janice. Ang aga natin ang ganun ng start ka agad, diba? Sana ba sila? Kasi para maaga tayo matapos. Humana-humana ka ganun. Ang nauna po, oh. Present. Sana ba sila, ano, pakishare naman sa ano ninyo. Baka maka-fishing pa kayo ng ano. Sana ba yung si Jubilin? Jubilin. Basta ako presento. Yan, present. Si ano, si, ay, alam mo, sinulat ko dito, present. Si Mariana. Tapon ko na yan, Mariana. Mariana, are you there? Mariana. Yan. Chris. Yan. Sulat na yan. Sinulat ko rin, presente. Kainin ko kaya yung tinapay ko sa sandali.
Anong ulam ninyo? Anong ulam? Ako, ano, tinapay. Kainin ko lang ha, kanya. Sarap. May cheese. Ano sabi mo? Anong luto mo? Nangaon na siya. Punta na kayo dito! Welcome, welcome everyone! Sa inyo ha, wala ilang isa inyo ha. Hindi mo mangaon na niya. Tapos tubig. Hindi ta nila asan na masla. Ang among tinapay diri tabaan mo. Dilipas nyo dat ang is. Akong pamaho o panyag to. Natuog na. Wala na mga naikok. Gaw Mariana, kumain ka na? Ready na ba kayo? Binasa na ninyo? Mag-start na tayo. Saan na ba sila sa Jubilem? Saan na ba yung isa? Lahat-lahat. Start na tayo. Kakanta tayo ng ano. Ito, ano to sa inyo. Kakanta tayo ng welcome natin. Para tapos na tayo. Mag-start na tayo. Pero short lang tong ano natin. Discussion natin. Basin, nangaon pa sila o baka nangaon si ano. Baka nangaon pa lang. Ganun tayo. Uy, kumusta na pala yung ano mo dyan is? Yung resulta sa ano mo? Trabaho. Pwede tayo mag-usap-usap si ano? Si Mariana, kumusta na dyan? Yung balita na ko ninyo ba sa ano? Sa about sa ano, may nag-anuhan na, nagbumbahan na yung ano, Iran at saka ano, Israel. Tapos yung Iraq, nag-ano na, nag-close na yung mga aeropla, ano, airport. So, pray for ano. Pero napaka-ano ngayon ng Israel. Kasi sabi ng Panginoon na, kasi di ba ano na sila, pinapanaysan sila, di ba? Kasi ang tigas ng ulo. Kaya naging ano sila, tinapon sila sa iba-ibang bansa, pumunta sa, nandiyan ka sa Pilipinas, yung mga Jew, di ba? Dati, tapos ang daming pinatay ni, ano, ni Hitler. Na mga, ano, mga Jews, mga milyon, ilang milyon ba? Tapos, nagbalikan na sila sa, ano, sa Israel. Kasi, so meaning niya na, ano, na malapit na talaga. Tapos, sabi ng promise ng Panginoon, pag nagbalikan na yan sila, hindi mo na siya alam ano, mapaalis sa country nila. Dahil kung sinong mag-aaway dyan, talang ano, ano yung nasa ano, sa Panginoon.
katulad ni ano ni David. Naalala mo yung si David? Orion kay Dip, ano, display. Humanaka Orion kay display na. Humanaka medical. Medical ano, Orion na. Orientation na. Ano yung orientation? Yung ano? Interview. Tapos ka na na-interview. Yung orient. Orient yung ano. Saan nga area ka. So, ibig sabihin na dawat na ka. Congratulations. So good na katrabaho. I-orient naman guys, pakita na asa ka trabaho, di ba? So start na tayo ano. Kanta na tayo, hanapin natin yung kanta natin. Ito na. Sana meron. Give thanks. Katayin natin yung paborito ni ano, ni... Yung set we can be, yeah, and of course, we'll do it on... Yung paborito na kanta ni ano, ni... Nandiyan pa ba si ano? Ano hinahanap mo dyan? Anong sabi mo dyan is? Sandali, pasahin ko. Hanap naman ako ng pananaw. Hanap ng pananaw. Oo, mag-antipara na ka. Makalibat ang kuwan ay telepon. Okay, so paborito ni ano... Patayin natin to after, ano, habang tayo naghihintay ng kunti lang. Sa baga 28 minutes na. I'm only human. I'm just a woman. You may believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Love for my sake, it's me to take one day at a time. One day at a time, sweet desire. Well, I'm asking of you. Hello, Jackie. Nandito si Jackie. Just give me the strength to do every day what I have to do. Hello, Jimmer. Welcome. Yesterday guns with desire. And tomorrow we never mind. Lord help me today. She made a way. One day at a time. Do you remember? Thank you, Jimar. When you walk among men, will Jesus, you know, if you look in below, it was not then. Dancing and shouting, the kasakain, that's crowded my mind. So for my sake, it's me to tell you. One day at a time. So, alika, Jimar, sa ano natin? Mag-start tayo mamaya. One day at a time. Kumati yung ilog ko. Jesus,
little I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday girls with desire toward me, never mind. Lord, help me today. Show me the way. One day at a time. Kumusta yung mama mo, ano? One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday guns with Jesus, and tomorrow we neighbor mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, on the other side. Ang sinasabi ng Panginoon dyan, ano yung parang prayer yan, sandali, maghanap tayo ng ano natin, yung, sana ba yun yung, sandali. Hindi ko mahanap, guys. Dito, yeah. Yan. Hvor vil du kose deg i sommer? Kumusta na yung ano mo, yung mama mo, ano, Jimar, sana ba si Jimar? No, dito sino? Si Jackie. Nandiyan si Jackie. Yan, start na tayo dito sa, ano, sa ating team song, guys. So, concentrate. Start tayo as ano, sa ating Panginoon. It's a time sa ating Panginoon. Concentrate tayo ngayon. Isipin natin nasa ano tayo. Nasa klase tayo. It's time. Hello, Sano, Pins. Sino na sa Pins? Mag-hi kayo dyan. It is time. Time sa ating Panginoon, ha? We need all things beautiful. It is time. Lord, please show me every day. I just need to know you want. Lord, to do just what you say in your time. Remember that? Ang Panginoon ang may ano, ang boson, hindi tayo. In your time. You make all things beautiful in your time. Build my life to you, I bring you, it's all I have to see. Be to you a lovely time. Panginoon, salamat. Salamat sa araw dito, God. Salamat sa mga tao dito, God. Protection, God, sa kanila. You are free for your
Promise land, Panginoon. Sa kananiwala kami sa iyo, Panginoon. Sa kayo yung mga neighbor, kami, Panginoon. Bigyan mo sila ng heart na pure, Panginoon, para mong sibihan mo, Panginoon. Kapatirin kami dito, Panginoon, sa Philippines din, Panginoon. Bigyan mo ng heart na pure, Panginoon, para talaga magkaintindihan, Panginoon. Sinasabi mo, is love one another. Thank you, Jesus. Thank you for your love and kindness. Thank you for saving us sa mga kasalanan namin, Panginoon. Thank you sa mga tao dito, Panginoon. We are a small YouTuber, Panginoon. Hindi kami marami, Panginoon. At sabi mo, katulad ng anong, Panginoon, ang liit-liit ng Israel. Hindi masyadong maraming tao, pero napakalakas. Kaya kami dito, Panginoon, ay niyo, hindi kami maraming tao dito, Panginoon, but we have a power. Kaya ikaw ang nangunguna dito, Panginoon. Sa kalamat, Jesus, salamat ng Holy Spirit na tinuturuan mo kami dito. Turuan mo yung mga tao dito, Panginoon, yung nakikinig. Turuan mo yung puso nila. Ako rin, Panginoon, turuan. Thank you for your pinipili mo ako dito na makaupo, Panginoon. Kaya mga iba din yan, Panginoon, turuan mo sila na mag-ano din sa iba. Sasabihin mo lang malakas, magpakawal silang magsalita sa mga kapitbahay nila, sa mga anak nila, sa mga kapatid nila, lahat ng Panginoon, kasawa nila, mga Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you so much for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your helping. Thank you, God, Father, in your question. Amen. In Jesus' almighty name. So, start na tayo sa ating mga video. Ano si ano si Jumar, wala na si Jumar. So maghanapin ng ano natin. Sa pinili. Ano, natin yung music. Tapos yun. Ano ito, malakas or mahina? Yan. Okay na, okay. Mahina lang. Makaano ka? Ako rin, low din, lubat. Ano din yung, ano ko, wifi ko. Janes, okay to Janes? Mag-present muna kayo dito. Dahil ano, okay, Janes, hindi masyado mga ano. Si Maria Cres is nandito. Mariana Cres, si Janes, present. Sino bang mag-present dito? Present, Jackie. Nandito si Jackie. Sulat mo doon si Jackie. Si Jackie is Mariana. Yan, pasok ko na yan at saka si Janes. Sino pa? Ano ako? Naghahang ako? Jackie, ako ba'y naghang? Yes, Jackie. Langmam ang hinay ng signal. Ako? Hinay din ako. Kamu, mauilog, okay. Okay, hinahinay lang tayo, mahina lang, sige. Okay, so, magsabi lang kayo kung ano, hindi na intindihan. Okay, so we are,
Continue na ako. Kami ata ang mahina signal, okay. So start tayo dito sa ano natin. Magtanong lang kayo ha. Mag-ano lang. So welcome dyan. So nandito tayo sa ano. Dito. Nakaganon ako kasi dito ako tumitingin sa ano, sa ibabaw. Dalawa kasing ano ko. Charm ko. Dito tayo sa ano. Sino, ano, meron akong basahin sa inyo, di ba? Ano ba yan? Okay. Nakatakbo pala yan. Okay, ito ang ano natin topic is how Jesus tell about rising from death. Hindi lang siya ang, ano, nag-crucified. Saka hindi lang din siya ang mabanaw. Ano ba yung mabanaw sa atin? Sa Tagalog, sa English? Okay. Resurrection. Hindi lang siya mag-resurrection. Yan ang sabihin niya yan dito. In that time, si Jesus ay nandoon sa ano, sa labas to, nag-ano siya, nag-teacher siya. Nag-teacher siya sa mga disciple niya, sa mga tao, maraming tao. So, let's go to Luke 20, verse 27. Some of the Sadducees who say there is no resurrection come to Jesus with a question. Kasi yung mga Sadducees yan, ano yan, yung mga intellectual na mga tao, na mga intelihinti, mga mayayaman, mga special na mga tao doon sa Israel. Kaya tinanong nila si Jesus. Tinatry nila si Jesus na gano'n. Marami silang tanong. Isipin mo yun. Siguro si Jesus is very simple na tao. Nakaupo lang doon, di ba? Pero bakit lumapit sila? Ang ano nila? Hadyan ano? Katapang vlog. How are you? Kumusta, kumusta? Mayroong dumating dito. Katapang vlog sama ano? Makinig. Ano? Good evening. Good evening din dyan. Good evening, good evening. Thank you for your come. Salamat, salamat. Thank you. Like. Ito, continue tayo. Welcome, continue. We are anon. So, our topic is Jesus. How? Jesus tell about rising from the dead. Ito na. Yung mga ano, mga intelektual, mga ano, mayayaman, mga napaka-special na mga tao doon. Sipin mo nakaupo, example, nakaupo sa ano, sa labas lang, 'di ba si Jesus, 'di ba? Siguro umupo lang siya ng ano, kahoy na ano or bato, 'di ba? Tapos lumapit yung mga ano, mga mayayaman na mga tao sa kanya. Mga inteligente. Sipin mo yung mga intelinti, mga mayayaman, mga ano, social pa sa atin pa is mga social. Tinanong siya, di ba? Teacher, they said, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up offerings for his brother. No. Sabi daw ni Moses na kung mamatay yung ano, kapatid, mag-aasawa, tapos yung walang anak ang babae, yung asawa. So, kailangan daw ang brother ay mag-aasawahin yung asawa ng ano, nang namatay na kapatid. Ito, yung tawag niya, ano daw, yung daw ang sabi ni Moses. Kilala niya si Moses.
Now there were seven brothers, The first one married a woman and died childless. Kaya yung isa, nag-asawa siguro, yung eldest, di ba? Sa isang babae. Tapos walang anak. Hindi siya nakakaanak. Pero namatay na yung, asawa, yung lalaki. So, anong gawin? That's a first. The second, and then the third, married here. And the same way, the seven died, leaving no children. Yung lahat na magkakapatid, naging asawa ng babae. Yung isang babae. Namatay ang mga lahat na pito ng mga brothers. Hanggang hindi pa rin nagkaanak yung babae. So, ito, sabi ng mga nagtatanong. Finally, the woman died. Finally, namatay na rin yung babae. Now then, at the resurrection, whose wife will she be since the seven were married to her? Nung namatay na ang babae. So, dahil nag-asawa siya ng sipitong lalaki, yung magkakapatid. Kung maging mabuhay siya ulit, sino daw ang maging asawa, natatawaging asawa? What do you think? Anong ninyo? Tanungin ko kayo, sinong maging asawa? Nga, sagot nga kayo dyan. Kung nandyan pa ba kayo? What do you think? Bago ko sasabihin ni sagot ni Jesus, what do you think? Anong sagot ninyo dyan? Si Janice, no, anong sagot niyo Janice or Jackie o anong sagot niyo dyan? Sinong maging asawa niya? Kung maging siya mabuhay na ulit, resurrection. Sa sibin na magkakapatid, naging asawa niya. Tapos, namatay lahat, wala pa rin siyang anak. Tapos yung namatay na ang babae, wala silang anak. Wala. Sa kanya, wala po. Okay, wala sa kanya. Ikaw, Mariana, anong mo? Sinong maging asawa niya? Mariana, sinong maging asawa niya kung mabuhay siya ulit? Sa resurrection. Janice, I think after resurrection, magiging magkakapatid na tayo lahat. Okay, sa kay Jackie. Ito naman si Mariana, sa'yo? What do you think? Ang tatay nila, hindi nag-anak. Ang tatay nila, ito naman, mag-serious ka dyan. No joke, we are now in the classroom. Okay? So we must think, okay? Ito si Mariana. Anong sagot mo, Mariana? Kaya wala nga silang tatay, mag-asawa. Naging pito, cousin nila. Hindi nga naging, bakit naging cousin? Nag-asawa na siya ng pito. Bakit napunta ka sa cousin? Magising ka, Janice, magising. Namatay na yung babae. Nag-asawa siya ng pito, puro magkakapatid. Pero wala siyang anak. Sinong maging asawa niya? Kaya wala. Sa'yo, Janice, is wala sa kasin, wala sa bakit naging kasin? Patay na yung babae. Dito nagbabasa si Janice. Okay? Mariana, saan ka na, Mariana? Anong sagot mo? Sino dyan, anong sagotin niyo dyan? Kaya wala. Continue tayo, Hanap ng iba. Hindi na nga, patay na nga. Namatay na yung babae.
Kung ano, resurrection is ano, resurrection kung nabanhaw na. Ito si ano, hanapin pa yung iba. Ang tanong, kung sino ang maging asawa niya sa pito, kung namatay na siya, kay ano, kung ano na, resurrection, it's time to resurrection, kay ano is ano, hindi na mag-asawa, hindi na raw mag-asawa. Ito na nga, continue na tayo si Janice na ano, naghahanap pa ng iba, mga kapitbahay. Okay, finally, namatay na yung ano, babae, di ba? Dito na tayo. And Jesus replied, "The people of this age, Mary are given in marriage." Okay? Tingnan ko ngayong sagot yan. No? Nabanhaw naman kaha. Nabanhaw naman lagi ba? Kung nabanhaw, na, kung sa may kuan, sinikin sa man iyang maging asawa mo, itanong. Dito nakasungasilingan da. Okay, continue na tayo. "The people of this age marry and are given in marriage." Okay? Nag-asawa. Yung sagot ni Jesus. "But those who are considered worthy of taking part in the age to come and in the resurrection from the dead will neither marry nor be given in marriage." Yan ang sagot ni Jesus. "And they can no longer die, for they are like the angels. They are God's children since they are children of the resurrection." Ano yan? Naintindihan ninyo? "But in the account of the burning bush," dito na tayo, ano muna tayo dito? Kasi nga, dito tayo. "Who are considered worthy taking part in the age to come and in the resurrection from the dead will neither marry nor be given in marriage." Sabi ni Jesus is, pwede na sila maminyo kay lag-igsoon na sila. Nag-igsoon ka tuloy. Ang lahat na ano, na tayo lahat ay mamatay. Tapos yung walang kasalanan ay yung naging resurrection, yung hindi tatapon sa kalayo, ay maging angel na tayo. Kaya, we are ano, can no longer die, for they are like the angels. They are God's children since they are children of the resurrection. Kaya ano na, kaya nga sinasabi dito sa Bible na walang makasave sa'yo, yung anak mo, yung papa mo or ano, ikaw ang makasave sa sarili mo. To have relationship sa ating Panginoon at saka anayin mo si Jesus. Acceptin mo si Jesus at saka isurrender mo sa Kanya. Ang lahat-lahat sa'yo. Walang makatulong. So we become the angels there. Hindi na kayo maglabing-labing doon yung mga ano ninyo, yung mga artista diyan pag namatay, nag-ano na si ano doon. Hinihintay ni ano si ano Coco Martin si ano. Si The House nag-ano sila, naglupad-lupad na sila, nagdala, nagsuot ng mga ano puti, naging angel tapos ang lupad-lupad. Continue na yung ano nila, no. They are not. Hindi. So we are, ano, trabaho natin, obligation din natin doon. Laya nga lahat tayo ay may crown.
kung anong trabaho natin dito sa mundo. Ito dito kasi sa mundo, we have ano, ang gift, binigyan tayo ng regalo sa atin ng Panginoon. Katulad ni Adam at saka ni Eve. Adam is alone. Binigyan siya ng Eve. Tapos nagkasala sila, tinapon sila sa ano? Sa from paradise, from Eden. Kaya naging ano sila, nagtatrabaho na sila, ganun na nangyari sa ating buhay ngayon. Tapos nagkasala. Kaya nga minsan magkasala din tayo. Kaya ba? We are not perfect anymore, not like in Eden. Nandoon sila si Adam at si Eva, napaka-perfecto nila doon. Yung hindi pa sila nagkasala. Pero partner sila. Kaya pag ano natin, sa ano, wala na doon kising-kising, wala na doon yung pa-loving-loving, wala na kayong pa-cheating-cheating, wala na doon flirting-flirting, wala na. So we have the same clothes, white clothes. I know that dahil yun nasa utong ko. Napakaganda, parang satin. Napaka, mapipipil ko pa rin sa katawan ko. Na ano siya, yung napakanipis na maka, napakaganda talagang. Para kang niyayakap. Hindi mo na kailangan ng yakap, Janice, ng asawa mo. Yung isusuot mo ay para ka ng niyayakap. Napipil ko yun ha. Hanggang ngayon napipil ko siya. Na satin na parang na manipis na nakaano suot sa ano mo. Parang niyayakap ka na palagi. Napakasarap na feel mo talaga. Na comfort, napaka-comfort. Tapos parang walang problema. At saka yung salita ng Panginoon is look like water na napakatamis na ano. Isa sa puso mo. Para ba yung ano, yung parang waterfalls yung tinatawag nila na napakaganda na pagsabi pa lang, kagad yung ang ganda ng salita ng Panginoon. Kasi naano ko yun yung saan ko naano ko yun. Alam ko totoo yung ano ko. Kasi naging totoo ang buhay ko eh. Kasi naging totoo yung mga sinasabi ng mama doon na matapos ako sa school, maging ano ako, may sakit ako, maging okay ako, magkaanak ako, nandiyan na lahat. Kaya I know that's true yung nakikita ko at sa nakausap ko, yung si God yun. Kaya saka yung suot ko, at saka hanggang ngayon, yung sinuot ng sa akin bago ako umalis doon sa hagdanan na baka kintab, kasi hanggang hagdanan lang ako, yung sinuotan ako ng ano, punseras, minsan, pag dumidilim, makikita ko minsan pag talagang ano, kumikintab siya na parang diamond na napaka-crystal o ano, minsan, may oman ito sa ilaw, gumagano'n. Dito yung alam ko sinusuot dito sa akin. Yung parang ano, minsan maano ko na ano, mayroong kumikintab dito sa ano, gabi. Minsan lang yun makikita ko pag talagang yung ano na something special. Nakikita ko siya ng isang beses na lang na ano, doon sa ano, doon pa ako sa Oslo. Yung umiyak ako, yung sobra, yung iyak ko, sobra yung mga problema ko. Kinuhan ako ng bata, kinuhan ako lahat. Down na down talaga ako. Alam mo, gumagano na ako. Tapos umiilaw sa buong kwarto ko. Nakita ko yung ano, punseras ko, ang ano, kumikintap. Sabi ko, gumagano ko, ano yung suot ko nandiyan o? Oh? Kaya alam ko nandito lang sa ano. Napaka ano niya, napakikintab talaga niya. Napaka parang crystal. Hindi mo ano dito eh. Hindi mo ma-explain eh. Kaya ilaw na, hindi lang diamond, di ba may diamond tayo dito? Hindi lang ganito yung diamond, hindi lang ganito. Talaga siyang napaka-ano, taga-shine, parang crystal na. Tapos may ilaw-ilaw na hindi mo maintindihan. It's very, ano talaga. Kaya minsan maano, sabi ko gusto ko pa makita, pero hindi. Sana may mga natuloy na kinaano ako. Sabi ko, makita mo kayo sa akin, gaganin ako. Pero isang bisis ko siya nakikita. Na alam mo, nakikita ko doon sa ano, binsinot sa akin. Sa,
sumama doon sa yung nakita ko sa panaginip ko. Na panaginip na naging totoo ang buhay ko. Na totoo talaga na nangyayari. Kaya ito nandito si Rosita Ignan, nakaupo dito sa inyo. Isipin mo yung hindi ako marunong magsasalita noon. Isipin mo yung tingnan mo nagsalita ako dito. Pinadala pa ako dito sa iba-ibang language, di ba? Kaya nandyan si God. Naniwala ako si God yun. So, naniwala ako na sabi ko hindi yung totoong sinusuot ko. Yung pero nakita ko siya. Yung yung bracelet ko. Kaya maano lang siya maliit na parang ganyan na maano siya. Pero nakaano siya dito, nakaganon. Parang para ba yung yung uod na dumidikit. Ano ba yun? Yung parang ginaganon na dumidikit siya. Parang madikit na, nakadikit siya. Siguro makita ko na yun sa pag ko na pagpunta ko doon. Pag pag nandoon na ako sa example, nandoon ako, umuwi na tayo. Siguro makita ko na suot ko siguro yun palagi. So, special. So, ayun ang ng Panginoon na tayo ay maging angel. At sa kasagot pa ng ng Panginoon din, pwede ka maging angel dito sa mundo. Pero, mayroon kang 100% faith at saka you are so special. Talaga. Pero maging angel, pwede ka dito. Maging angel dito sa mundo. Pero siyempre, hindi mo makikita yung hindi makikita yung mga taong, mga mo, yung pakpak mo. Pero hindi yung angel na parang, dahil may pakpak, angel na kaagad. So you become an angel din dito sa mundo. Sabi ng Panginoon. So, kasi tinanong ko yun, bakit maging angel, ganun-ganun. Pero I tried it, diba, Janice? Sabi ko may pakpak ko doon dati. Pero ngayon wala na akong wala na. That's true. Tapos may nakikita sa akin na may pakpak ko doon sa simbahan. Sabi sa akin, yung si, Rosita, may pakpak ka. Sabi ko, what? Akala ko ako na. Kasi talaga ako, hindi ako, mismo ako, hindi ako naniwala. Kasi sabi ko, I think I'm crazy. Kasi gumaganon ako. Sabi ko, ano ba yung gumaganon ako? Kasi parang hindi ako makaupo eh. Sabi ko, ano ba yun? Tapos makikita ko siya. Sabi ko, anong kulay ng pakpak mo? Ginanon ko pa siya. Sabi niya, it's like a brown. At saka ganito. Nakita kita. Sabi ko, Via Rosita, may pakpak. Kasi yung siguro yung babae na rin sa sa church namin, meron siyang meron siyang gift. Kasi special din siya. Yung nakita niya. Punta sila bukas sa sa akin mag Bible study dito. So nakita niya. So that's true pala. Sabi ko, totoo pala yun. Akala ko loko-loko ako Kaya totoo pala yun. Pero ngayon wala na. Well, sabi ko, ayaw ko na, hindi na ako makaupo dyan. Para loka-loka mapakinggan, Pero totoo, that's true. So dito tayo sa kasi sabi ng dito, but in the account of the burning bush, even Moses showed that the dead raised, for he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. He is not the God of death, but of the living, for to him are all alive. Kaya, yung belong sa Panginoon, ay nga sinasabi na we have a everlasting life. We have a Kaya dyan tayo, hindi tayo mamamatay. Kasi, di ba mamamatay na tayo sa kasalanan? Kasi tatawag yan, mamamatay sa kasalanan. Patay na yung natin. Yung natin, yung spirito natin. Pero, yung kinuha tayo ni Jesus, naging buhay tayo, yung resurrection.
Kaya yung nagniwala kay Jesus, so kasama siya sa resurrection. Maging buhay. So you are, we are living. We are alive. Yan ang ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon is alive. Kaya yung sabi, doon din, makita din ni Moses. Diba? So lahat is totoo. Kasi bakit may Moses? Diba? Yan ang si Moses ay witness na mayroong everlasting life. Dahil si the God of Jacob and the God of Isaac and the God of Abraham is buhay. Diba? So yan ang ano. Maghanap din ako ng ano. Pero meron akong idagdag kunti dito sa ano. Kasi nag-usap naman tayo sa mga ano. Kasi sabi natin, ang hirap talaga dito sa mundo, no? Marami tayong tanong pag nag-ano tayo, pag maging disciple tayo sa ating Panginoon, masunurin, mahirap talaga, pero makaya natin. Katulad nila ni disciple. Si Paul is disciple, pero hindi siya yung apostol noon. Kasi 12 apostol. Pero naging disciple is a student, tinuturuan ng ating Panginoon. Kaya yung sila, ano, sino ano, si Peter, Simon, si Andrew, si Philip, Bartholomew, Simon, the Zealots is crucified. Namatay sila ng katulad ni Jesus. Pinapako sila sa cross. Si James naman ay namatay sa ano? Inano sa espada. Si Thomas naman ay pinatay siya ng ano, sinunog. Si Mateo naman ay si ano, si Mateo lahat yung ano, yung tax collector ay pinutulan ng ulo. Si Thaddeus naman is ano, pinatay siya ng ano, kinakastigo, beaten. Si Matias naman yung ano, yung ano, bata pa siya. Pinatay siya, ano, binato siya. Si Paul naman ay pinutulan ng ulo. Pero si John, yung nilagay sa ano, sa uwel, sa buwel-uwel. Pero nabuhay siya. Kaya siya nang ano doon sa Patmos, sa may Greekinland, sa Greece, small island, doon siya. Kaya siya pinakita ng Panginoon kung ano ang future doon sa Revelation. Yun ang nangyari. So, hindi ano, hindi easy yung ano, na, ano, ng daanan nila ni Peter, nila ni Paul, lahat ng mga disciple. So, yung pagkamatay nila is hindi normal. Kaya, pero, dati, iba dati. Pero sila ang susundin natin yung mga tinuturo nila. Kasi we are the disciple of God din. Tayo ang nag-continue sa good news. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Kaya lahat-lahat na tayo, may trabaho tayo. Dahil tayo ay taong ng ating Panginoon. So if you are the one to become the children of God, so work. Do it your job. Accept Jesus in your life. Dahil ito ang ano, sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, sa ano, sa Roman, sabi sa Roman 10 verse 9, because if you confess with your mouth that Jesus is the Lord and believe in your heart
God raised him from the dead, you will be saved. Di ba? So, under the promise of God, in John 3:16, for God so loved the world that he gave his one only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So, yun ang promise. We have an eternal life. Tapos, Jesus is, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, only one way to God's kingdom is Jesus Christ. Kaya, i-confess natin sa bibig natin na si Jesus ay ating Panginoon at surrender. Yun lang. Kumusta na kayo dyan? Alam na ninyo, may tanong ba? May tanong, grabe, kahinay ang signal. Okay. So, naintindihan ninyo? Kaya magsisimula na tayo sa ano? Kayo na naman. Kayo na ang magdi-discuss. Sandali. Anong ballpen ko? Kunti lang, di ba, no? Kunti lang siya. Napakaano niya, di ba? Very simple parable. Very simple, ano. Pero pinaka-importante yan. Maintindihan natin. So, sinong sasama dito? Sa number one, ano lang tayo? Number three lang yata yun, four. Okay, so, do we have ano dito? Anong pizza? Ngayon, sandali. Yun na. One. Okay, sama Janice. Nakuha mo, Janice? Nakuha ninyo? Janice. Chucky. Tapos ano lang kayo? Tatlo lang kayo? Si ano? Mariana. Okay. There are 3 angels, 3 million people here. Palakpakan natin. Ay, wala, yayoy ka, klaro kay Lug, yun kaayo, hinayag signal. Hindi mo na klaro? O, ito ano, kung nabasa mo sa Bible, maintindihan mo. Ano natin kay ano? Sinong hindi nakaklaro dyan? Ito, ako dito, ano, log din ako dito. Ako yung hangin na naman dito. Okay, dito tayo sa ano. Ito is ano, ano to, ilang verse pa to? Ang 1, ano, 1, 27, 28, 29, 31, 32. 32, ano, 4 na verse. Kasi ano lang siya eh. 4 siya na verse. Okay? Basahin ko ulit. Akura na ang basahon. Sabton, bahala na. Okay. Ito ang verse. Yan, in ano. Some of the Sadducees who say there is no resurrection come to Jesus with a question. Tanong sila. Teacher, they said, Moses wrote for us that if a man brothers died and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up
offspring for his brother. Yan ang number 1, ano? Number 28 up to 29. Now there were 7 brothers. The first one married a woman and died childless. Tapos, the second, third, the second and the third married her, and the same way 7 died, leaving no children. Tapos, finally the woman died too. Now then, at the resurrections, whose wife will she be, since the 7 were married to her? O yan. Yan ang explain na ninyo. Anong nakuha ninyo dyan? Okay. Anong nakuha ninyo dyan? Basahin mo rin yung mga sagot. Balik principal. Anong balik? Kunan mo ng ano. Anuhin mo sa Bible mo. Di ba may Bible ka dyan? Basahin mo sa Bible mo. Pareha rin sa tanong ko kanina. May mga taong ito na. Binisa, tinatagalog yan, ha? May mga taong nagtatanong kay Jesus. Sila ay hindi naniwala sa resurrection. Tinanong nila si Jesus kung sino ang magiging asawa ng isang babae na nagkaasawa ng 7 dito sa mundo. Offer ng resurrection. Yan ang tanong. Anong ano mo? Yan na sa ano, sa Tagalog. Kay Jackie. Yan na sa Tagalog. Lagay ko dyan. May ano. Yun na ang translate sa ano. Sinasabi ni Jesus after the resurrection, hindi na ano. Hindi pa yan. Wala pa yan, Jack eh. Doon pa sa tayo sa ano. Doon pa sa tayo sa mga tanong. Kung ano, maging anak ng tayo ay Diyos, ay tayo ang magiging anghel. Yun ang sagot ni Janice, ni Jackie. Okay, ano pa? Ni Janice. Okay, may mayaman na espesyal na nagkatanong ni kay Jesus dahil hindi sila naniwala sa resurrection. Kaya ini-explain na ito ni Jesus na sa kanila na kung sino ang magiging asawa ng babae kapag naging asawa niya. Okay? Ang 7 magkakapatid at lahat sila ay namamatay at namatay din ang babae bago tinanong ni Jesus na sino ang magiging asawa ng babae. Sumpay na, okay? Sumpay, okay? Okay, sino si ano? Si Jackie. Kung ngayon, ano na kayo? Explain na kayong dalawa kung anong naksa-explain ninyo, okay? Lahat tayo after mamatay ay magkaroon na ng walang hanggang buhay at magiging isa sa isang anghel na lagi sa langit at kailanman ay hindi na muli mamatay. Okay? Continue na Sino naman to si ano? May ilan nang magtanong ging walang ano. Sino ang maging asawa ng babae kapag namatay?
ang asawang lalaki is sinula ay Moses ang namatay ng asawang lalaki ay pagkakasalan. Okay? Sumunod ng kapatid ng babae para magkaroon ng anak. Okay? Pareho kayo, tinatranslate. Ano niyo? Sarili na ngayon ninyo. Additional na. Additional na. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa mundo, kapag tayo ay mamatay, tayo ay magiging anghel ni Jesus. At hindi na tayo mamatay pa dahil magkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang resurrection. Okay? Yun ang explain niya. Continue na nga natin ng ano, kasi kinikontinue na ninyo yung ano eh. Kinikontinue na yung sagot ah. O dito na tayo sa ano, sa number ano. Continue na natin ha. Kasi nag-continue na kayo sa ano, sa sagot. The people of this age marry and give in the marriage. Yan ang number 2 ha. Continue na lang natin. But those who are considered worthy of the taking parts in the age to come and in the resurrection from the dead will never marry, neither marry nor the given in marriage. And they can no longer die, for they are like the angels. They are God's children since they are child of resurrection. Yan. Yan na kayo na. Yan. Nag-continue na kayo dyan. Okay? Continue. Sana ba si Janice, Jesus, is hindi tayo mamatay ba sa mission? Okay? Dito kay Janice, dito tayo kay ano? Dito tayo kay ano? Lahat ay nagagawa. Lahat ng nagagawa natin dito sa bilang isang mag-asawa ay hindi na natin maaring gawin sa langit. Wala nang kissing-kissing. Wala nang labing-labing. Lahat na to ay anak ng Panginoon. Wala nang kissing-kissing. Wala nang labing-labing. Kaya magpaano na kayo dito? Ano, maglabing-labing na kayo dito? Dahil sa langit, wala nang labing-labing. Kapag tayo ay namatay na magiging anak sa o anghel na tayo ni Jesus at magkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan dahil kapag tayo ay maging anghel na, hindi na tayo mamatay ulit. Automatic ba yung maging anghel na Janes? Automatic ba maging anghel? Ayusin yung explanation dyan. Automatic ba? Automatic ba yung ano? Automatic ba? Walang sinumang magkakaligtas sa atin kundi ang sarili natin. Hindi ang sinuman o hindi din kahit ang mahal natin sa buhay. Yeah. Ayusin nga nang explain ninyo dyan. Ayusin yung may laman. Yung para kayong nag-ano, nag-preach ng ano, ng ibang mga kapitbahay ninyo. Yes, no. Continue. Mag-count ako ng ano, mamaya. Dagdagan. Yan, honey, yun ang ano nasa isip ninyo. Kung kailan kayo maano. Ay, paano masave? Automatic ba yun? At anong gawin mo dito sa mundo is maging ano ka na, maging angel ka na. Kahit mag-ano ka lang, maglalaba ka lang, mamalansa, maging angel ka na automatic. Kaya dapat sundin natin ang utos ni Jesus at tiwala lang tayo sa Kanya at busugin natin ang ating spirit ng words of God upang kapag tayo ay mamatay, tayo ay maging angel ni Jesus.
o anak na magkaroon ng buhay na walang hanggang. Amen. Okay. Kaya mga, anong gawin yan? Automatic vengeance. Example, tayo ngayon, mayroon tayong mga social media. Hindi ko kayo nakikita nag-share ng words of God. Naniningil na ako ha. Kasi ako ang may boses dito. Hindi ko kayo nakikita nag-share ng words of God. Hindi ko kayo nakikita nag-ano na kayo. Nagpo-post lang kayo dito ng mga chismisan. Yung mga walang kaanuhan, mga minsan mga fake news. Yun ang yung gustong-gusto sa mata natin, di ba? Mga fake news, di ba? If you are a children of God, hindi mo na yun si-share. Iba ka na, you are yung magjo-joke but it's a joke na hindi nakabastusan yung bibig mo. Tapos, pwede naman sasayaw, hindi rin kabastusan. You can do whatever you want. But if you have a control, di ba? So, you must know what is ang ano mo. Ano ang trabaho mo. Kung gusto mong maging angel doon. Kung gusto mong maging angel, simple magtrabaho ka, di ba? Yun ang taong katapat dapat mabuhay ng muli, mabubuhayin muli at hindi na maari ang mag-asawa sa langit. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kapag sinunod natin ang utos ng ating Panginoon. Okay, Janice, may dagdag niyan. Si Mariana. Kung tayo ay may mabuting puso at mabuting gawa sa mundo, ibawaw at kilala natin si Jesus ay magiging anghel ko ka. Pero kung ikaw ay walang kinikilalang Panginoon at hindi mo kilala si God, sa impyerno ka. Patay. Mapunta. Nag-share po ako si Jackie. At tingnan mo, nag-share si Jackie. Very good. Kaya works. Kaya nga sabi ko, start na kayo dyan. Doon lang kayo nag-share kayo ng mga words na walang At ano na yun, sinishare ninyo, yung mga nagpakuan sa ilang kaka. Sinishare ninyo. Tapon kayo doon sa anong ginagawa mo. Huwag tayong gumagawa ng masama sa mundo at maging mabait tayo sa alam natin. Walang perfecto at magkasala pa rin tayo. Kaya dapat humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon na kapag humarap tayo. Pero yung yung mata mo, you have kanya ginagawaan ka ng mata, ginagawaan ka ng isip sa ating Panginoon dahil maging alert ka sa ginagawa mo. Maging alert ka, alerto ka. Diba? So kanyang napatawad na niya tayo at magiging anghel na tayo at titira na tayo sa room ng itinahanda niyo para din sa hindi na tayo mamamatay ulit. Yan. It's not automatic. Kailangan mong tatanggapin si Jesus. Tapos mag-work ka. Katulad din yan sa kung hindi wala kang ginagawa, kaya ang sabi ng Panginoon is your faith is hindi ka action is patay. Patay, di ba? Patay. Hindi patay ka rin, di ba? Huwag natin sundin ang mga nakamundukong gawin. Gawin natin ang utos at mag-spread ng mga words of God para maging
katapat dapat maging angel sa langit. Yan. Kaya yung mag-start na, yung ano, mag-start na kayo dyan. Mag-start na kayo na ano, na, kaya sabi ko na ano, start na kayo. Dahil you are not ignorant anymore. Nakinig na kayo sa ano, narinig na ninyo ang katotohanan. Muna pa'y sumpay. Sandali, anong katotohanan. Faith without action is useless. Action with faith is God is the best. Ana, useless is patay na kalagatagay is useless. Kaya we have, kaya nga kayo is action na. Diba? Action na. Diba? Action. Katulad din dito. Na example ko lang ha. Katulad din dito, umaatin kayo dito, diba? Siyempre, hindi kayo makaatin pag walang ano, load. Diba? Ganon din sa Panginoon. Kung wala tayong load sa ano natin, sa puso natin, sa buhay natin, hindi tayo makapunta. Napaisumpay. Jesus, itong ano, Jesus daw. Kaya kailangan natin lagyan natin ng load. Di ba? Mabuhay tayo ayon sa Bible. Maging guide natin ang Bible dito sa mundo at gawin lahat ng utos ng at anang sa ating ni Joshua ni Jesus. Okay. Na sana ba yan? Jesus, Janice na naman. Mag ano, mag-count ako ng ano, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, masayang ko kayo. Mag-harta kayo dyan. Magsakapisyo din tayo, kagaya ni Jesus. Nagsakapisyo siya para sa atin, kaya magsakapisyo din tayo. Isakapisyo din natin lahat ang meron tayo para kay Jesus upang magpunta sa room ng inihanda niya para sa atin at maging isa sa mga anghel niya na hindi namamatay at magkaroon na ng buhay na walang hanggang. Kaya nga, hanggang salita lang tayo, di ba? Wala tayong action. Hanggang salita lang, Janice, hanggang salita lang tayo. Wala tayong action, so do it. Gawin. Do it, gagawin na kayo ng ano, action. Action, do it. Gawin ninyo. Mayroon tayong social media. So, share the words of God. Hanap kayo ng Bible, open your Bible. Open kayo ng Bible, matuto kayo. Sa akin dito ako nag-ano, sa live ko. Pag open kayo ng Bible, susulat ninyo yung verse. Sulat niyo sa ano ninyo. Post ninyo. For example, pictures ninyo. Tapos lagyan ninyo ng ano, words of God. So practice. Do it. Kasi it's useless ng ano tayo dito nung magsulat kayo dyan tapos wala naman action. Diba? Tapos nagbabasa na kayo ng ano. Mayroon na akong time ngayon na I have another ano, decision. I have another na ano, dili kayo ko magkasambot sa akong Bible kay laong kayong pagkabisaya. I-search mo sa ano, Google, ano yun, diba? So, ano, walang excuse, dili ka maano makasambot dahil as wisdom sa Panginoon. Dahil makasabot ka, maintindihan mo yun. Kaya nga, hindi lahat na nagbabasa ng Bible na nakaintindi. Kahit ano panuhin mo dyan, baliktarin o baliktarin mo yan. Pag wala kang wisdom sa ating Panginoon, hindi mo yan naintindihan. So yung mas concentrated, hindi ko kayang mag-public speak. Pero yung nagpapanood na, kuna, eting matuto ang iba, sinishare ko ito. Yan nga, sinishare mo na ano,
Kasi wa hindi lahat ng Janice ang kayo dyan na nagbasa ng Bible na nakaintindi. Pero nakaintindi pag ano, pag you ask ano, wisdom sa ating Panginoon. Tingnan mo yung English nito. Hindi natin salita itong English ah. Ano rin yung English, yung Bisaya ako rin, ano rin, malalim din. Pero you have ano, patient, pasensya. Hindi lang yung pagbabasa ng ganun, tapos, hindi. Ilang beses mo yun babasahin. Ano pa, ano, ilang beses yung ano. Ilang beses mo yan pa, ano, babasahin yung Bible. Ilang beses yan, ano, ano ba yan, ano ba yan. At ilang beses mo yan, iba na naman ang sinisi. Si ano. Ako, ilang beses ko na yun binabasa. Bakit iba, ngayon, iba naman na intindihan ko. Kuya, ganun pala yun. Ganun, special ang Bible, Janice. You must have read many times. At kunting ano lang to, maliit lang to, pero maraming natutunan. Malalim kasi nga, words of God is not a normal book. Hindi to comics. It's not a comics. This is a special book. Mahirapan ka talaga, maintindihan. Verse of dili kasabot, mas makasabot kung Tagalog sa Bible. Diba, basahin mo lang ano, Tagalog at saka English. Gusto mo. Doon ka na lang sa ano, English o Tagalog, di ba? Kaya yun ano, kaya sa ano, kasi yung ano talaga, yung Bible is malalim. Yung ano, King James, malalim siya. Doon ka nagsisimula sa King James. Doon ako nagsisimula sa King James. Tapos binasa ko. Tapos sabi ko, gusto ko yung ano, yung naintindihan ko na. So, bumili ako ng Bible na ano, na English translation. Na, ano, ang explanation niya ay talagang naintindihan, pero na-explain maganda yung explanation, di ba? Yes, nasa Mateo yan. Yan na hindi lahat ng nagbabasa at nakakaintindi at hindi lahat na nakakarinig kaya mapalad ang nakakaintindi at nakakita at nakakarinig. Yan nasa ano yan, Matthew 13. Kaya nga, we must ask the wisdom of God. Kaya dito tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, we ask the Holy Spirit help us. Diba? Ako yung Tagalog ng Bible. O bitaw katong ni Ana pangana ay mga hatag Bible. Sponsor unta. Muapil kita ug hatag. Ato ka ng Tagalog. Wala pang ano, wala pang sinasabi. Wala pang sinasabi. Yan. Pero if you want, ano, kung gusto mong talagang mayroon kang Bible, ilang beses na ako dito nagbibigay. The Bible is only 500 or 700 pesos. How much, magkano na yung mga binibigay ko dito? Magkano yung gastos ko dito for how many? Is for 1 year, is 41? So, nakabili na ka ng Bible. Magkano yung makuha mo dito sa ano? Di ba? Minsan makakuha na ka ng 2K. Di ba? Bibili ka ng Bible. Is 500 lang. Ako pa problemahin ninyo, ha? Nagbibigay ako dito, no? Yung Bible ay ginagamit is gifts ko sa asawa ko last Christmas. O yan. Hingiin mo ng ano? Yun, 200 pesos only. Hingi ka ng ano sa asawa mo. Hingi ka ng Bible. Hingi ka ng Bible ng ano. Importante ang Bible. Unahin kayo nga sinasabi natin, first God, first. Saan yung ano ninyo trabaho ngayon? Ha? First God. Importante ang Bible. Bago ang tiyan, di ba? Yun sa Christmas, hingi ka ng ano, yan ang hiling niya sa ano,
Yan ang healing niya sa akin noong Christmas. At hindi pa ko pinaghinayangan yan. Yan, Bible. Bili ka ng Bible. May mga mura dyan. Dahil magkinabuhi itong sana mantangka. Inawa, pero may sobra. Eh, kasi nga, unahin mo nga ang Bible. Di ba makaginhawa ka? Unahin mo ang Bible. Di ba makaginhawa ka? Itong nakuha ko kay ano, kay principal, itong 200 tago ko to. Next Bible ko to. Ganon, Janes. Itong ano, 200, ano ko to? Ang Bible ko to. Next na naman, 100. Hanggang makaano ka? Hanggang maka 700 mga ano, maganda pang Bible ba bibilin mo, di ba? Use your head, kaya may head tayo, di ba? Kaya may utak, ano? Use your head, huwag niyo ako awayin, ha? Use your head. Kaya nga mayroon tayong utak, mayroon tayong ano. Binibigyan ko na dito lahat. Binigay ko na dito lahat sa live ko. So, ano ba na yun? Sana ba tayo? Kaya yun ang ano natin. Diba? Maong wala ko mupalit kay naaman ko'y Bible, pero ang ingon ni Mugnay manghatag tanaw, mangayo taong namasin naman ta, matagaan o di matagaan o wala lasay pugsun na to. Eh, wala pa eh. Wala ano. Saad ayaw laong. So, palit talaga mo ha. So, yung masarap ano, kasi alam mo, yung Bible is parang ano yun, hinagiban. Yung ano, paano ka ma-continue? Diba? Nag-start kami ng walang, ano, nag-start kami walang wala, pero noong nag-start akong magsimba at mag-Bible study, hindi ko na naramdaman ang hirap ng even of soul. Totoo yun. Kaya ganun din ako, Jackie. Ganun din ako. Ang hirap-hirap ko noon, nasisiro pa ako. Ngayon, yung sense na naging ako dito sa Panginoon, hindi na ako nasisiro. Hindi na ako nasisiro. Totoo yun. Kaya Janice, do it. Magserious ka sa Panginoon. Hanap pa ng church. Anuhin mo yung ano. Unahin mo nga, Panginoon. Maging ano ka talaga. Abundant. Abundant. Tapos yung mga ano kasi ni mga puspos ni Janice, o ano na yung mga puspos mo, pasahin mo, ano ba yan, start sa kalisod, dili na ano-anong dayo na akong daghan pag agian nga, tingnan mo, daming ano, isipin mong ano, si Jesus, pinapako sa cross, ilang bisis siya na ano, nadapa, kaya mo yon, kaya dili, Santa feeling, no, banal kaayo. Yung mas have ano, unahin mo, ano, pakita mo sa Panginoon, unahin mo siya. Yung mas ano, unahin mo siya, talagang anahin mo siya na, ano, itong 50, itago ko to. Itong ano, iano ko to. Kasi iba talaga. Iwan ko si Mariana. Si Mariana may ano siya, may Bible siya, di ba? May Bible ka dyan, Mariana, di ba? Yes, I've been damit ko dati. At sapatos, wala talaga ako na maisot. Pero habang tumatagal, nagkaroon talaga ako ng even ganun pa din, work ng asawa ko, pero my blessing talaga. Iba talaga, Janice. Maniwala ka talaga, Janice. Iba talaga. Kung si Mariana may Bible na. Iba talaga. Kaya yung mas ano ka na, do it. Do it talaga. Bili ka na ng ano, tapos ano mo yung anak mo, asawa mo. Maganda talaga. Kasi yun ang experience ko rin din yun. Hindi yung panga ano, hindi yung ano, yung totoo yan. Totoo talaga yan. Kaya ikaw ang maging ano, ikaw ang maging magmalampasan mo yan, ikaw ang maging ano, witness na may Panginoon.
maano mo talaga yan, ma-witness mo talaga ang Panginoon na ano. Kaya serious tayo sa ano, sa Panginoon. Kaya unahin natin ng ano, ito, you have a time na ano, mag-ipon ka, mag-ano ka, ito, para to sa Panginoon. Tapos magsimba ka, or ano, yung ano, ang layo-layo ngayong simbahan ko eh, diba? Mag-ano pa ako, magising pa ako ng alas 6 umaga, diba? Nag-chat na ako sa inyo para magising ako. O, naghintay ako ng ano, naghintay ako ng oras. Kahit pagod, ano ka, punta ka talaga doon. Yung mas ano talaga. Kung makafocus mayo sa Ginoo kay daghan, ayo pang hitabo sa kinabuhi. Kaya, in that's as is ano, makaya mo yan. That's is not excuses. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Talaga. Kaya wag ano, yung mas ano, humble heart. Ganda yung puso mo. It's okay lang. Okay ka. Kayang-kaya. Ang anak ng Panginoon is kayang-kaya. Makaya mo yan lahat. Hindi yung feeling banal dyan is, hindi yung ganun. Kung dapat dilita mag-feeling nga banal kayo, kaayo ko ay ibig may Bible buutan na Roman, di ay ang batasan, di man. Iba yun. Tingnan mo yung salita mo, hindi yan, huwag mong salita ng ganun. Kasi hindi lahat ng ano, na kaya nga, kasi bibigyan ka ng ano, yung ang puso titingnan, hindi yung pagbabasa ng Bible. Ang puso ang titingnan. Kaya i-practice mo yung kaya nga sabi ko, practice. Meron kang ano, i-anuhin mo yung Panginoon. Yung i-ano mo siya, ilagay mo siya ng pedestal, ilagay mo siya na ito, una mo siya dito. Example, meron kang ano, ilagay sa altar. Example, ito ang ano, tapos yung ano, una mo siyang kukunin. Una mo siyang kukunin. Una yung kukunin mo ang Panginoon. Una mo siyang titingnan. Yung ano, yung mata mo is changed, 'di ba? I-change mo yung mata mo. Mag-iiba ka na kasi eh. Hindi talaga naintindihan yung ano talaga na ano na kung paano. Kasi iba ka na talaga, iba na ang paningin mo. Dagan kaayo kaila ingon na anang grabe kaayo sa just noon halos every ano, iba na yung sinasabi mo dyan. Ikaw nang may kasalanan yan. Kasi nagbantay ka na. Hindi mo sila anuhin dahil ano, kasi sa puso sa Panginoon na yung ano, titingin ang Panginoon. Titingin ang Panginoon sa puso. Yung mga ano mo yan, pag sinasabi mo noon sa ano, may kasalanan na yan. Ano na yan? Nagbantay kasi, namantay ka na dyan sa mga ano, don't care din, di ba? Saka don't care din na ano, hayaan mo yung mga tao na ano, yung sasabihin ng ano, gano'n. Yes, sasabihan tayo ng ibang tao na banal, hindi tayo nila kaya i-save. Kaya huwag mo isipin ang pagkasabihan. Kaya huwag mo isipin ng ganun. Huwag mo isipin, continue. Kasi inano mo yung mga tao, alam mo sa mga tao, kasi tao yun. Titingnan ka sa ano. Wala naman ako yung bantay nila. Nakita lang ako na magkagalingon na kong kaliwat mismo. Lang ano. Ano nga kung sila anuhin kasi iba naman yun. Ano na sila? Titingnan sa kung marami naman ano, marami din akong mga kaibigan. Punta sa simbahan, tapos mag-anuhan, mag-chismisan, di ba? Meron din ganun. Pero kung sila may isipin ng ganun. Kasi sa kanila yung kasalanan. Pero kung sabi ka about God, baka yun, baka ikaw na ang pinadala dyan, di ba? Basahan mo sila about sa Bible. Diba? Kaya ikaw na ang pinadala dyan. That's your job. Diba? That's your job. Ako ilang bis ako inaaway, diba?
Maybe sa ko ina, ano? I don't care. Kinaka ko lang ganyan. Kung sabihin na ano yan sa Panginoon. Kayo na ang trabaho mo yun. Trabaho mo na yun. Na, ano, halika, mag-Bible study tayo. Ganyan mo sila. Kung di ko basta nga makabuhat kadayon anang focus ko maayo sa Ginoo, hinay-hinay man mo mag-agi tag-proseso karon ma-focus sa Ginoo, daghan mong kataong agian para himo anak sa Diyos. Yes, ano, kaya nga, sinabi ko ano nga, kaya nga starts na. Start, kailan ka ba mag-start, di ba? Magpo, ano ka, mag-start ka ng ano, basa ng kunti sa Bible. Open your Bible, tapos ipopost mo, di ba? Yes, baka isa din yun sa gift. Yun nga, baka yun ang trabaho na niya, di ba? Sa mga pamilya niya, kasi isang ano lang yun. Siguro yun, Jackie, yun napansin niya, di ba? Baka yun ang trabaho niya, di ba? Kasi if you are the one, isang ano, so yun ang promise sa Panginoon. Yung isang ano sa pamilya is dugo na ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Kasama na sila yan for ilang generation, 1 to 3 generation. Yeah. Di kasama sila yan, di ba? Kaya siguro siya nang nakita niya ang mali, di ba? Nakita niya ang mali. Kaya yun, siguro siya na ang mga siya na trabaho niya yun, di ba? That's your work, Janice. Alam mo, mahirap talaga. Kaya sabihin mo, kaya nga pinakita ko sa inyo. Paano si ano? Tingnan mo si ano, si Peter, si ano. Paano sila pinapatay? Crucified si ano, si Peter, Andrew, Philip, Bartolome, Simon, di Siolot, di crucified. Pinaano sa ano, sa cross, pinapako. Si James naman sa ano, pinatay. Sa ano, sa espada. Si Tumpas naman, inano sa ano, nilibing na buhay. Si Mateo naman, ispinuto lang ulo, di ba? Beaten dead sila si ano, tingnan mo sila. Suntod it, beheaded. Yung sila si Matias, Ayan nga ang trabaho natin sa ano. Mahirap talaga, pero kaya natin yan. Isang kaluluwa lang ang mailapit mo sa Panginoon. Lahat ay angel na ang magdidiwang sa langit. Tatama yan. Kaya nga eh. Kaya you have a work. Mayroon tayong work. So, ano, alam ko maano na kaya mo yan. Kaya mo yan. Isang ano lang, kaya nga sabi natin, kaya masave tayo. Makasim tayo ng isang kaluluwa. Wow! Yun ang trabaho mo. Saka mayroong crown doon. Kaya yung ano mo, yung anak mo, yung asawa mo, isisim mo sila. Gusto mo makikita doon sa ano? Sa langit, di ba? Kaya isisim mo sila, yung pamilya mo. Siguro yung trabaho mo na yan. Trabaho mo na yan yung mga pamilya mo. Yung mama mo. Ano, mag-ano kayo ng ano? Alam mo, ito na. Ito ang ano ko. Sa pictures, mag-pass kayo ng pictures na nag-ano kayo ng example sa ano na yun. Nagsasalita kayo, nagsishare na kayo ng words of God, di ba? Sa inyong pamilya. Start muna sa ano? Start mo sa anak mo. O sa asawa mo. Sabihin mo, mag-open na tayo ng ano? Example, explain mo to katulad sa akin. Masahin mo yun. Uy, ito. Usapan natin to. Tapos, example, mag-ano ka doon ng ano sa kuha ka ng verse sa words of God dito. Susulat mo yun sa ano sa Facebook mo. Example, mag-saan ka verse, ano, verse 1. Mateo, verse 1. Tapos, kunti lang. Alam mo, mag-improve ka. Mag-action ka. Action. Diba, ano, Mariana? Action.
Action is ano? Gawa, buhat, buhata. Dito sa mundo, madami tayong kalaban. Kasi sa makakaintindi sa atin, kaya hindi natin ma-place ang lahat. Pero mas maganda subukan pa din na maidala natin sa Panginoon. Tama. Kaya nga, marami talagang ano. Tapos kaya nga sabi natin kung magkasana tayo, tapos tayo bukod sa Panginoon ng soul. Tapos patulong tayo sa Panginoon. Iiyak tayo sa Panginoon. Diba? Ganun. Iiyak tayo sa matama. Oh, kasi marami itong ano, talaga anuhin ka, di ba? Kaya huwag tayong makinig sa mga ano. Kasi mga tao nandito tayo sa mundo. Tama talaga, marami talagang ano. Or minsan, anuhin, hindi lang yung sa ano. Isa po, yung katawan mo, o ilong mo, o tenga mo, o paa mo, o tiyan mo. Anuhin ka dyan sa mga tao. Ang laki ng tiyan mo, ang laki ng mata mo, ang pango ng ilong mo. O ano, tapos iiyak ka na. Walang ano sa Panginoon. Ano, tapos sabihin ka, painji ano ka, painji ba basa-basa ka ng Bible, ano ka pala, Satanas ka pala, ganun ka. Don't care. Diba? Ano silang ano yun? Don't care. Ano, continue. Continue ka dyan sa ano, pag-intindi, masalita ng words. Diba? Nawala si Dennis. Tama yan yung ano, kaya kailangan natin ng ano, kailangan natin ng work talaga. Magtrabaho tayo. Saan na ba tayo? So, mag ano na tayong point dito? Yung ano? Hanggang ano lang ba tayo sa ano? Saan na lang? Mag-work natin dito. Number 1, number 2. Yung number 1 saka number 1 and number 2 na itong ano ha. Pinagdagaran ko na ng mga ano. Number 3 is ano. Ito, tingnan mo yung ano. Ito sa ano. Ano masabi nyo dito sa ano? Itong... But in the account of the burning bush, even Moses showed that the dead rise, for he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. And he is not the God of death, but the living for him all alive. Yan ang naman. Sino sasali dyan? Okay, so wala ano, sino sasali diyan sa ano? Number 3 na dito tayo. Kasi yung 1 and 2 is ano, connection pareho. Sali kayo diyan, ano? Nandiyan pa si Janice. Okay. Janice. Mariana. Okay. Like a rose on the ground. Diyan na sa ano. Yung kay ano, kay Moses. Ano masabi ninyo yan? But in the account of burning bush, even Moses show that the dead rise. For he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob.
He is not the God of death, but of the living, for He and all are alive. Yun. Hintay tayo. Kailangan kasi natin ng action eh. Kasi yung practice ba? Practice. Kasi hindi tayo maging, ano, hindi tayo maging professional pag wala tayong practice, di ba? Kailangan natin ng practice. Ang Diyos ay buhay para sa mga naniniwala sa Kanya. Hindi siya patay dahil buhay na buhay siya para sa atin na mga naniwala at nagmamahal sa Kanya. Yan. Kay Mariana, continue to. Isa lang ang ating Panginoon at buhay na buhay siya. Okay? Ito naman kay, kahit si Moses ay nagpapatunay na muling binubuhay ang namatay na, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Tama? Kahit si Moses ipinagitan niya na ang mga patay ay mabuhay at tawag Panginoon na Panginoon din nila ni Abraham, dahil ang Panginoon ay hindi Panginoon ng mga patay kundi Panginoon ng buhay. Yes, pero yun yan. Ito na. Kung ang paniwala natin ay kasing tatag tulad ng kay Moses, yun, walang pag-alinlangan, walang imposible sa ating Panginoon. Tayo Kanyang muling mabuhay sa Kanya. Yes. Ang ating Panginoon ay buhay na dahil binubuhay niya ang mga namatay na at ginawa niyang anghel, at hindi na ito mamatay pagmuli dahil binuhay nila sila ni Jesus muli. Okay? Sana si ano? 1, 2, mag-count ako. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 po na. So, mag-ano na kayo dyan, mag-heart. Ito na kayo. Sabi ng maraming bagay ang nagagawa sa tao, pero mas maraming bagay at imposibleng bagay na Kanyang gawin ng Panginoon. Okay. Yan. Kay Jack. Kaya pagtibayin natin ang paniniwala sa Kanya, dahil even mamatay tayo sa mundong ito, may buhay naman tayo walang hanggan sa piling ni Jesus. Yan. Ito kay Jonas. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan
Panginoon Jesus, kapag tayo ay namatay na at muli na yung buhay upang maging isa na sa anghel niya. Kaya si Jesus ay Panginoon ng mga buhay. Amen. So, the end tayo na dito sa ano. This is only three, ano. Tatlo lang. Anuhin ko na yung ano. Kailangan talaga ng ano ha. Action, word, ano. Tatrabahuin natin. Mag-start tayo na dito sa social media. Start tayo ng post sa mga work of ano. Yan, trabaho na yan sa ating Panginoon. Huwag kayong mag-isip ng ano ay anong sasabihin ng ano, ng mga tao. Sabi yung ano, tanong sa Panginoon. God is dead. God is rising. God will come again. Okay. Ito na tayo sa ano. Okay, Genesis is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 si Janessa, number 1, and number 2. 17. Tingnan natin kay Jackie. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Kay ano? Kay Mariana naman is yung kay Mariana is 2 plus 3 is 5 plus 3 8 19, 11, 12 12 kay Mariana kasi 2 plus 3 plus 3 plus 4. Okay, ito sa number 3. This is the Janice is 7 plus 2 is 9 plus 2 is 11. Tapos kay Jack is 7 plus 4 plus 3 14. Ay, look. 5, 6, 7. 14 kay ano? 14 kay Jack. Tapos kay ano naman? Kay Mariana is 5 plus 3 is 8. 19, 11, 12. 12 kay Mariana. Additional na natin. Kamayin ko na lang. Kay Janice is 17 plus 11. Tapos kay Jackie is 16 plus 14. Kay ano Mariana is 12 plus 12. Ikaw yata Mariana ang ano, 17. Is 20. Ano ba gano'n yan? 17 plus 11 is 8. 28. Ano? 28. No. 28. Plus ano kay ano? 16 plus ano? 16 plus 14 is 30. Tapos kay ano 12 plus 12 is 24. 24. Yes! Ito na. Congratulations. Ganyan kadati nang sinasabihan ako. Nagsisimba ako. Anong sinasabi mo? Yan. God is ano. Will ano. Again. Amen. Yes, yes. Anong sinasabi niya ano. Ganyan ako dati sinasabihan ako, aba, nagsisimba na ka na pala. Tapos kung ano-ano pa, pero hindi ko sila inintindi. Ako na mismo lumayo sa kanila. Kristo sa mati
matisod ako sa mga kanilang sinasabi. Totoo yun. Hmm. Kasi ganun din, ano, may mangyayari talaga yan sa atin. Ako noon, yung mga kaibigan ko is mga Christian. Tapos, dalhin ako sa church. Nagtatago ako. Sabi niya ako, nagsisimba ako, nagtatago ako. Hindi ko sinasabi. Sabi nila sa akin, Rosita, ano ka ba? No, pumunta ako doon sa church nila kung makakain ako. So, masaya ako pumunta sa school. Nagtatago ako para ako, ano. Tapos yung mga Christian ko, meron pa akong mga, ano, meron pa kami meeting, ano. Hindi ko sinasabi sa mga kaibigan ko, mga Pilipino dito. Kasi, ano ako. Pero ngayon, sabihin na, ano, pinakita ko na, nakikita nila lahat sa, ano, Facebook. Uy, ano pala to si, ano? Ano ka pala? Sabi ko, yes. pero yung nakita sa mga anak ko, tingnan mo. Ang mga anak ko na mga ano talaga. Kasi sinama ko sila sa church palagi. Ano, sinama ko sa ano, Sunday school. Nagka-choir sila. Inano ko. Nilihim ko lang, hindi ko pinakita. Kasi parang kinakahiya, natatakot ako. Na baka pagsabihan ako ng ganoon. O ganoon. Tapos para akong nahiya. Parang kinakahiya ako ang Panginoon. Pero ngayon, no. Hindi ko na siya, ano, I'm ano, sa ano na talaga. Kaya maging ano, kasabi ni ano, Janice na ano, maging matured. Maging ano ka na, matured ka na. Kaya try it. Start kayo dyan sa ano, social media. Meron lang nakita yung mga kaibigan ko. Naging ano na yun, simula sabi niya, nagpaano na siya. Aspect, congratulations. Meron din sa ano, sa pay, ano ko rin sa GC ko rin, mayroon nag-ano sa akin, parang nag-aaway, nag-galit. Sabi ko, I just, ano, I don't care. Pero totoo naman ito yung sinasabi ko. Kasi save yung ano nila. Ang ginawa ko naman yung save sa spirito nila. Hindi ko naman sila sinasaktan. Kasi for the ano, kasi alam, kilala natin, alam natin bakit ganun. Kaya continue tayo kasi dadaanan natin yan. Dumaan din tayo dyan. Ako, nag-hide ako, no? Hindi ko pinakita. Pero ngayon, kagabi, bumutan na yung anak ko. Kita niya, nagbabasa ko ng ano. Sabi ko, mag-ano ko dito. Ano sa kanila? Normal na sa kanila. Hindi na yung, hindi. Normal, dalalala ko yung Bible ko. Nagbabasa ako sa train, nagbabasa ako sa ano, dala-dala ko yan palagi yung Bible ko, nagbabasa ako sa ano, sa restaurant, pag kumakain ako, tapos pa meron akong hahanapin, binasa ko yun sa ano, dala-dala ko yung Bible ko, nagay ko yun sa lamesa. Binasa ko yun. Hindi ako nahihiyan. Tapos pag hindi ko naintindihan, tapos naghahanap ako, kasi search ko sa ano, sa Google. Hanap ako. So, keep busy. Ano? It's communication to our God, to know my mom. Diba? So, ang ano ngayon is ano, kahit ano din, we are the 3 persons, so we are the 3 million. Salamat din sa page dyan, kung sino makikinig dyan. Ano? Ano? Try. Share natin. Ano tayo din, ano lang sa page niyo, sa Facebook niyo, share. Sulat kayo doon, kahit ilang ano lang, ilang verse lang. Sabi niya niyo na ano sa verse, ano, ito example, sa John, kung kayo ng mga maganda ano, basta. Ayan ang practice. Kailan ba tayo magpa-practice, di ba? Hindi. Kung gusto natin yung ano, blessing or hindi lang yung blessing kasi bless na naman tayo. Kung gusto natin maging maganda doon sa ano, pag-uwi natin, so do it. Lumilipad ka doon yung parang may ano pa. Ang ganda talaga, di ba? Pisa na. Mariana, Janice,
Sumunod na kayo dyan. Kahit kunti lang, kuha lang kayo ng isang ano. One sentence. Yung katulad ng sinasabi mo dyan. So, sulat mo doon. Sa page ninyo or sa Facebook ninyo. Mabasa. Huwag kayong mag-ano na sabihin na nagpo-post ka, tapos sasabihin ng ano na, ay, nag-ano ka na ng ano. Sagutin mo lang heart. Lagyan mo lang ng heart sila. Huwag sila awayin. Sa umpisa lang yun, oh, talaga, mahirap. Daming pagsubok, daming dahilan, daming paraan. Hindi sa tao. Oh, kasi inano ko na yung kaaway eh. Pero pag talagang didesidido, kahit hindi na mapigilan. Diba? Tapos help kay God. Diba ganun din si Janice? Diba Janice? Si Janice din meron, si ano din si Jackie meron sinasabi sa akin. Yung asawa niya. Ayaw niya makikinig. Diba? Ay ganun talaga. You have, ano, practice lang, practice. Practice lang talaga. Kasi si Jackie yung ano niya, yung asawa niya. Christian, diba Jackie? Tapos ikaw, ano, sabi mo, hindi. Sabi niya, hindi siya. Tingnan mo din, nandito si Jackie, diba? Binibiro na siya ni, ano, ng mga katim namin. Tapos meron din kaming katim. Ginujok nila na rin ako. Alam mo, yung may mga team ng mga kalukuhan, sila si, ano, sino yun? Si Papa, ano, ano itong pangalan nito, si Aide. Ano, akit siya dito. Pero pag nakita, may alam, gusto nila yung, ano, ang ganda yun, ha. Mamamutol daw ng sungay. Tapos pag kilala nila ako, alam mo, joker ako, tumatawa, sumasayaw, ati, ganun yun. Yun ang personality ko, Papa Eric. Enrique, si Enrique yun. Anong angga niya ni Enrique? May angga kami doon, ha? Yung pangalan. Tapos yung ano yun, napakaano yun, pag sa personal yun, akala mo, hindi yan nakakabasag ng ano, pinggan. Tahimik yun. Akala mo hindi nakabasag ng pinggan si Enrique. Baka ano yun. Mabait yung mukha niya. Napakaamo. So yun pala. Tawa nun kami sa ano sa YouTube. Ako naman naging principal. Kasi yung mga ano namin sa sayaw, ano, ate, gano'n yun. Kalukuhan yun na. That's a normal dito sa amin. Masaya as long na meron kang control. Meron kang control. So, thank you so much sa ano, sa para kung naano kay ano, kay Janice. Ano ba nangyari sa iyo, Janice? Huwag ko pa nang umiyak ang puso mo kay Janice. Janice, we pray for Janice. Panginoon, I pray this babae ng bata na ito, Panginoon, give a good heart. Hindi siya mahiya, Panginoon, hindi ka na ikakaya na gawin niya, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, tulungan mo siya, Panginoon, sa pamumuhay niya, Panginoon, sa ano niya, Panginoon, na naisi lang, Panginoon. Di mahirapan, Panginoon. Thank you, Jesus. Dahil ano namin, na-experience mo yan, Panginoon. Dahil pinanganak ka doon sa, ano, sa mga ano ng pasungan ng mga baka, Panginoon, na-experience mo. Saka na-experience yung, ano, yung mga paghihirap dito sa mundo. Bigay mo sa batang na yan ang maging, ano siya, maging strong, Panginoon. Amen, di ba? Kasi ako ganun din ako noon. Isipin mo, kung nangyari sa iyo, Janice, mas ano pa yun sa akin, di ba? Nakatira kami ng squatter area. Tapos si Mama, ang suot ni Mama, alam mo yung hindi ko talaga makalimot sa Mama ko dahil, kasi yung mga kaklase ko, mga mayayaman,
sa high school. Kami kasi poor, sabi pa ng kaklase ko, hindi ko raw padalhin yung mga kaklase ko sa bahay namin dahil daw mukha daw akong mayaman. Mukha daw akong mayaman. Sipin mo yun. Tapos yung one day na namimit ko yung mama ko doon sa kulong. Alam mo yung kulong, ano, Janes? Naano ko yung mama. Alam mo, hindi ko pinapansin ng mama ko. Pero hindi naman siya nakikita sa akin. Kasi yung suot niya, yung nakaduster siya, mga butas-butas. Tapos kinakaban, hindi ko talaga yung never, hindi ko talaga na, alam mo, iniyakan ko yun. Kasi yung lahat na ginagawa mo sa mama mo, special na mama, huwag ko. Aano sa'yo? Matatamaan ka talaga. Kasi ginawa yan sa anak ko. Ang iyak ko talaga. Pero, is ano? Kasi yung mama ko, I was 14, siguro 16 years old. Siguro. Is normal naman yan siguro sa mga batang ganun. Dumaan kasi si mama, nakasuot siya ng duster na puro butas. Kasi ito naman kasi si mama, nagsisigrilyo ng ano, lumboy, alam yung lumboy. Eh, nasusunog yung mga duster niya. Butas-butas. Tapos si Brave, estudyante ako high school, di ba? Mga klase ko. Siguro 14, 16, 15, siguro din. Namimit ko yung mama ko doon sa kulong. Ano doon? Alam mo, hindi ko siya pinapansin. Hindi ako umano ko ng ano. Dinala ko yung mga, hindi ako nagpaano gumagad. Siguro ako. Alam mo, ginawa yan sa akin. Ang sakit-sakit talaga. Iyak talaga ako. Pero hindi naman nakita ng mama ko. Pero ako nakikita. Pero I have ambition sa mga pamilya, sa mama ko. Sabi ko, one day, kung hindi niyo nakakain ng mga masarap, pakain ko sa inyo. Sabi ko, sinasama ko sa mama ko talaga. Mama, pag lumoki ako, pakaitin kita ng mga sarap na mga pagkain at saka mga damit. Sabi ko. Hindi na yun. Ginawa ko yun. Lahat ang matrabaho, pinadala ko. Nag-spoil naman. Pero I'm so happy na ginawa ko sa mga papa ko. Na naging happy sila. Tapos after that, si mama naging, bago siya nag, ano, naging born again Christian. Sa pag-ano ko, sa pagka-born again Christian ko, is naging born again yung ano. Kaya yung kapatid ko yung ano lang, naging kibuloy. Yun naman yung pray ko. Bakit sabi ko? Pero I know, I surrender to God. Hindi ko rin aawayin yun. Kaya, sinusurrender ko yung mga kapatid ko, mga anak ko. Kaya, ganun talaga, Janes, sa buhay. Kaya yung mga dinaraanan mo yan, Janes, wala yan sa akin. Isipin mo, nag-aaral ako. Yung kaklase kong pupunta dito ngayon sa akin, from USA, alam nila yung ano ko, buhay ko, yung college ko. Kaya tumaba na ako ngayon, sabi na, kung ano, ang pet-pet, sabi ko, oh, dati. Balat kung wala akong balat. Ano na. Kasi buto na lang at saka balat. Kaya hindi ko alam, sabi ko, hindi ko yung alam noon ng mga diet-diet. Sabi ko. Kaya sabi nila na, ang buganda yan, ano. Sabi niya, ano na lang, ano, mag-ano pa na lang, ano, kain ka na lang ka ng kunti, gano'n. Kuturuan ninyo ako dahil hindi ko talaga alam yan. Kasi lumaki ako ng kain, ang kakain ko ng gusto ko. Kasi
Hayatot talaga kung ano. Kasi may sakit na. Kaya yung ano natin sa Panginoon talaga, napakaganda. Try Janice, do it. Kunti, dahan-dahan. Huwag kang mag-isip ng mga tao kung ano sasabihin sa'yo at sa kung kami magsasabi sa kanila ng gano'n. Kaya mo sila, baka yun ang ano mo, yun ang trabaho mo sa Panginoon. Baka yun na ang gift mo. Tinatats ka na, di ba? Inanok na, tusan ka na ng Panginoon. So, thank you sa ano, isisin ko mamaya sa inyo, magkano ba yung ano. Dahil kay ay tatlo, pero si 28, 30, naka 30 points si ano, pero madali lang, di ba? 30 points si ano, si Jackie, si Kan, si Janice, tapos 24 si ano. Meron ba kayo na ano? Ano nga? Mag-additional ako ng ano point. Ano ang nakukuha ninyo sa ano, dalawang ano sentence or isang sentence na may laman talaga? Anong nakukuha ninyo, napupulot ninyo sa topic na ito? Kayong tatlo, anong napupulot ninyo? Anong meaning yan? Sa kwento natin dito, ano natin? Anong napupulot? Lahat ng mga kwento natin dito is dyan sa ano yan, sa ano na yan, sa topic na yan. Diba? Manong paano maging angel, maging ano sa Panginoon. Diba? Mabubuhay ulit. Paano yun? Mahirap man, pero magawa natin. Kaya yung mga ano natin, yung mga boyfriend o asawa o mga anak doon sa ano. Pagkamatay natin sa mga buhay, iba-iba na ang buhay natin doon. Kaya hindi na tayo umiiyak, hindi na tayo nasasaktan. Ano? Kasi kasama na tayo ni God. Siya na ang kasama. Kaya nga sinasabi na ano, He is the ano, pre ano, yung ano, kapartner mo sa buhay. Si God na ang kapartner mo, siya ang busing mo, siya ang mahal mo, siya ang advisor mo, siya ang kasama mo. Doon. So, kasuot ka na ng ano, puting ano, damit. O baka may pakpak ka na, o hindi natin lang, may ano, diba? Yun, ito kay ano, Jackie. Sayo ko na kay Jackie. Kailanman ang totoong anak ng Diyos ay hindi mamamatay. Yes, mamamatay ang ating physical body, but never our soul. At tayo ay mabubuhay na walang hanggang kasama si Jesus ang ating Panginoon. Okay? Ito naman kay Janice. Maniwala tayo sa resurrection na tayo ay mabubuhay muli dahil bubuhayin tayo muli ni Jesus. Kapay? Jesus, kapay tayo ay namatay. Namatay na at tayo ay magiging isa na sa mga angel niya. Okay?
Tayo ang gagawa ng mga bagay-bagay kung paano tayo ma-save at hindi sinuman kahit ng mga mahal pa natin sa buhay. Okay? Yes, ano? Dito ako magsimula kay ano, kay Mariana. Tayo ang gagawa ng mga bagay-bagay kung paano tayo masave at hindi sinuman kahit na mga mahal natin sa buhay. Bagay-bagay. So, you mean is action, di ba? No, siguro sabihin ko yan na tayo ang mag-action or tayo ang mag-surrender sa ating Panginoon. Hindi lang kasi yan bagay-bagay, hindi lang mga gamit. You must have surrender sa ating Panginoon. Yung hindi nakikita, kailangan isusurrender mo. So, hindi yung mga bagay-bagay. So, you must have surrender. Anuhin mo sa Panginoon. Gusto mo yung love niya, so yung masang action, hindi yung bagay na talaga ay mas kaya nagkailangan surrender talaga. Kasi tayo lang talaga ang maka gusto nating pupunta sa kanya, tayo lang talaga ang makagawa. Walang iba. Ito naman kay ano, kay Janice. Maniwala tayo sa resurrection na tayo ay mabubuhay muli dahil bubuhayin tayo muli ni Jesus. Kaya kapay tayo ay mamatay at tayo ay magiging isa ng mga anghel niya. Yun naman, maniwala tayo sa resurrection. Anong gagawin natin kung maniwala tayo sa resurrection? We must do something. Yung hindi nakikita ng iba o hindi nakiano, si God lang ang nakikita sa puso natin. So you must have a surrender. Hindi lang paniwala. Dahil hindi mo yung maano ang resurrection kung hindi mo gagawin. Hindi lang sa pagsasalita. So yung hanap, action. Ano mo? Surrender. The same song kang Mariana. Surrender. Huwag mo anayin yung mga tao. So yung nasa action. Para maging angel. Para yun ang ano mo. Na yun ang goal mo sa buhay. Gusto mo maging ano sa malapit sa Panginoon. Ito naman kaya ano. Kailanman ang totoong anak ng Diyos ay hindi mamatay. Yes, mamatay ang ating physical body, but never our soul. At tayo ay mamumuhay na walang hanggang kasama ni Jesus ang ating Panginoon. That's true, totoo yun. Yung soul natin. Kasi yung soul natin, we have a body, we have a soul, but we have a spirit. Yung soul natin ay nasasaktan. Yung soul natin ay minsan ay maging sensitive. Pero yung spirito natin ay connection to the God, the Holy Spirit. Kaya papatayin natin yung sensitibo sa soul. Kaya nga yung soul natin ay bibigyan natin ng pagkain para maging strong, para ano yun sa Holy na spirito natin. Kasi combine yan, soul and spirit. Ganyan siya. Ano siya, may diferensya siya. Kasi ang soul is sensitive. Na ano pa, natatalo pa sa katawan. Kasi yung katawan natin is divided by 3. Katawan, soul, and the spirit.
itong soul at saka ano, ang body ay mag-ano siya, mag-move kasi maano siya itong kasing body ay makasalanan ng katawan natin. Tapos yung soul na sa in the middle, na sa middle siya. Anuhin siya ng body. Madadala siya. Pero pag ano, kaya nga pakainin mo ng ang soul mo ng words of God. So magiging strong siya, kaya pupunta siya kay sa spirit. So kasi ang espiritu yun ang magdadala sa atin sa eternal life sa Panginoon. Kaya kailangan natin maging strong tayo. Kaya itong soul ay maging strong. It's very good na ano mo yung soul, na ano, natatouch mo yung soul. Yun, kasi naintindihan ba? Yan ang body natin, isang body natin. Diba? Isang body natin, like the spirit. One, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then, we have a one body. But we have a connection. Become a three. Our body, the soul, and the spirit. Itong spirit is connection with God. Itong soul ay connections in the middle. Connection sa ano, sa body. Pag mamatay itong soul, patahi yung ano, body. Kailangan i-connection, i-ano siya, ididikit mo sa spirit natin na connection sa Panginoon. Kaya we have ano. Sabi ko nga sa inyo, pag nagsasalita ka, nag-speak mo of tongue. So you have a power with the spirit kasi didikit ang spirito. Pagsasalita ka ng speaking of the tongue is didikit ang spirito. Kaya nga naintindihan mo yung lang yung sasalita ka ng speaking of the tongue. Kaya yung ano, spirito nagsasalita dito sa ano, sa body and soul. Direct to God. So kaya kailangan natin maging ano, mag-baptism tayo sa water. And then the God is baptize you and the Holy Spirit. That's a known language. Kaya ano ka na, napaka-strong yung spirito mo. Talagang tataluhin yung ano, yung body and soul. Kailangan aano talaga. Kaya nga sabi ng move mountain, dadalhin talaga yung ano. Kasi nandito yung ano. So, diba? Naintindihan ba? Yun, ano natin. So, ano naman, nag-ano kasi ng ako ng words na humaan talaga. Merong soul si ano. Natatouch additional na rin ng ano, si ano, is 10 point. So, naging 40 kay ano. Si ano pa rin ang naka-point siya. Pero may ano sila si ano, maganda din mga explanation nila ni ano. Genesis. Maganda yung may resurrection siya. Si Mariano naman is may ano, may buhay na walang ano. Gawa ng bagay-bagay kung ang masave ay kahit na mamahal natin sa buhay. Medyo okay Mariana. Medyo hindi lang masyado malalim. You know what I mean? Yung medyo maano talaga ng ano. Kailangan maging ano ka na na malalim. Katulad ng ano ng my soul, my resurrection, na-understand mo si ano, si Janice may resurrection. Tapos naman si ano, my soul siya na explain mo talaga yun. Kasi na ano. But we are ano, improvement tayo. Mag-improve tayo sa ano natin. Malearn tayo sa ano, isa't isa. Ayun mo yung ano, study, basahin mo ulit, Mariana, kung ano meaning to. Ano ba talaga ito meaning, Panginoon? Tapos makuha mo yung ano, magamit mo yung mga words na lalabas kayo na ano, sa puso ko. Kasi yung sabi nga ni Janice na ano, step by step, diba? Ganun din sa kanta ng ano, ng kanta natin na ano,
pinaramdam ko, di ba? Yun ang ano natin sa ano. Di ba, hindi naman mahirap, di ba? Saan na ba yung bumutin ko? Ano? Kung bibigyan ko kayo ng ano? 40 at saka 28. Hindi masyado man. Saan na ba yung bullpen ko? Nahuli. Saan na ba yung bullpen ko? Okay. Last time, meron kayong tag-ano, no? Sino ba yung tag-ano may 100? Tingnan ko nga, sino may 100? Oh, si Janice. Si Janice may 100. Si Mark. Ah, si ano lang pala, sila lang pala, si ano? Janice may 100, si ano may 100, si Jackie. Okay. Okay naman, ngayon naman eh, si Jackie ang ano, 100 ano. Si Jackie ang 150 kay Jackie. Tapos sila si ano, bigyan na lang natin sila ng tag 50-50. Okay, 50-50 kay ano. Kay Janice is 50. Kay ano is 50. Sulat mo dito. Tagdagan ko na lang ng 50. Janice to Janice. Janice. Tapos, Jackie. Tapos, ano, kay Mariana. Yun na lang, okay ba yun? Yung dagdag sa ano na yun. Gusto niyong kunin agad? O ano, sa katapusan kukunin. Is it save? Save sa katapusan or ano? Kasi meron pa naman tayong live na ano. Sa Monday, Friday, ano. Meron na siyang ano, si ano, meron na siyang si wait, 250 na siya. Si Janice is meron 150. Si ano is may 50 pa. Ako lang ang kawaan, ako ay ako na ang bayad sa utang sa Lord. Ano ko kunin mo? Kuha ko daw niya yung ano. Okay, ibibigay ko sa iyo. Bigay ko lahat kay ano, tapos bigay mo kay ano. Sandali, i-add ko na lang dito. So, 100 Janice. Janice is ano? Janice is 150, and then kay ano, Jackie, ay 150 plus 100 is 250, kay ano is 50, kay ano, 50, kay ano, Mariana. Okay, so all is on speed day 100 plus 300. So yeah, hisin ko mamay. Habang tayo magtapos muna tayo. Thank you so much. Ano, ayaw ko na meron kayo natutunan. Practicein mo lang, Janice. Practicein yung ano. Mag-try ka ng ano. Try mo mag-focus ka dyan sa ano mo. Huwag kang mag-iisip ng mga tao na ano. So, practice. Gamitin mo yung Bible mo. So, sulat mo dyan. Practice yan. So, Panginoon, salamat sa ano na ito. Thank you so much. Panginoon. Nakanta ba tayo? Kanta na tayo ng isang kanta.
Ano ba yan? Hindi naman ito ano. Sandali, wala mo. Hindi ka daw okay. Patay tayo kay ano dyan. Ano nga, ito na lang kunti. Anuhin natin Tagalog. Dito na lang tayo. Nesten alt du kan tenke deg. Levert når du trenger det. Fra den mest elskede leveringsappen. Kanta na to, ganit niyo yung kanta na to. Kaya ano mo na alam, yung puso mo talaga maging strong, hindi ka mahiya sa mga tao, ano mga sinasabi, hindi ka nang, hindi ka na ano, ano mga sinasabi nila, o ano, at saka yung mata mo is maging iba. Kaya natin na rin yung puso mo dali sa tao. Alam mo, Dennis, katulad sa mga. Akala mo, okay, marami akong pira. Akala mo, ano? Ano?
ako mas yaro ng mga. Pero, binibigay ko yan sa pamilya. Binibigay ko sa inyo. Binibigay ko sa pamilya. Kasi God, I trust you. Bahala na ito. Nagsiserve ako dito sa inyo. Bibigyan mo. And I hold your hands. Kaya kung bibigyan ako ng pamilya. Kaya, hindi ako nag-alala ng mag-alala. Kung wala mo na akong pagkali, inom ako ng tubig. Ang buhay naman ako sa tubig. Kaya, kasi yun, nandun din. Pinasin din niya ang pamilya niya. Pinapanas siya. 40 days hindi siya kumakain. Kaya ng Panginoon sa Panginoon. Ano sabi mo hindi mo ko? Start. Kaya mo kayo mag-start. Hindi natin alam yung buhay natin, yung kukuha mo. Na ganun, bigla lang dumating sa akin. We must start now. Okay. Tayo naman ay mag-is-is-is-is. Start now. Mu-ingang. Do it. Ang gawin mo ka. Start now. Wala. Makikita mo yung nilag sa buhay niyo. Hindi ka gumawa. Kailan. Mas reklamo-reklamo tayo, di ba? Do it. Kasi kung hindi ka nag-open ng door, walang papasok sa'yo. Kaya open your door to God. Kasi nakaklose yung door mo. So, open your door. Paano makapasok ang blessing sa Panginoon? Kung hindi mo, open na close mo. So, you open your door. So, you need open the door and close the other door. Yung mga door na mga kaaway, i-close mo. Yung mga window na mga kaawa, ipiklos mo yun. I-open mo yung door sa Panginoon. O yung window sa Panginoon. So yun lang ang tatlo. Ang practice tayo, and be humble sa ating puso. Okay? Thank you so much sa atin. Ipadala ko kayo. Doon ako magpadala kayo yung pagkanis. Okay? So, Jackie, ano. Salamat sa inyo dito. Sa lahat. And thank you, God. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. And say, salamat ka mo. Sabi mo natin, salamat ka mo. Salamat, Jesus. And God bless you, everyone. And don't forget na mahal na mahal tayo natin. Mahal na mahal tayo natin. Amen. Thank you so much. This is Rosabella. Bye-bye.